welcome to Fang Session Channel, guys. So, ayun. Yun, magkakaroon tayo ng unpack ngayon. Mag-unpack tayo, guys, no? So, nakita nyo, meron tayong tatlong enclosure dito na meron ng naka-prepare na substrate or inverted subs. Shout out to Pets Coco Friend, no? Sa ating ginagamit na substrate. So, ayun. Para malaman kung ano to, so baybayan nyo ako sa matapos ng video na to. Let's go! Okay, so ito nga ating unbox, no? So talaga nakakarton siya. Box talaga, literal. Pero dahil sa naka one hand lang tayo, isang mabilisang tatanggal ng mga masking tape. Okay? Okay, so yun, napakabilis, no? So ito na siya, guys. Ito yung mga nasa package natin. Ito. Okay. Okay, may isa tayo. Oops. Meron tayong leaves. Meron. Wow! Solid, oh. Dami nating extra, no? Mga barks, no? Na pwedeng gamitin. Alright. So, meron pa dito. May isa pa dito. Okay. So, may pangalawa dito, no? Ayan. So, kung nakikita nyo, guys, meron, nakikita nyo yung mga specimen, no? Ayan. Meron tayong clean up crew. Okay. So, yun. Meron tayong tatlong specimen, guys, na clean up crew natin. Isa dito. Isa dyan. Meron dito at meron dito. So, shout out, guys, kay John Airy. No, shout out sa iyo, John Airy, no. Maraming salamat, solid sa yung pinadala, no, lalo na't nagbigay ka pa ng mga freebies, no. Malaking tulong to, guys, sa setup ng ating mga bagong specimen, no. Mga isopods. So, ito, guys, ito meron nga, may mga leaves. So, yan i-mix natin yan. Pero most likely gagawa muna tayo ng temporary. Yung pinakita ko sa inyo kanina sa intro, no. So, temporary enclosure lang 'yon. Maghahanap pa tayo ng ibang enclosure na pwedeng gawing enclosure para sa kanila, no? So yun, ito muna. So ayos. So Sir John Airy, maraming salamat, shout out sa mga specimens natin. Ano pa ba? Okay, so ano pa bang kasi actually first time ko mag-acquire ng ganito, guys. So okay, so yan. Sige, lipat na natin. Wala nang masabi na. So, yun. Lipat natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Alright. Okay. So, yun, guys. Meron tayong tatlong enclosure dito, no? So, isa, dalawa, tatlo. Meron na mga rotten leaves at saka barks, no? So, mamaya medyo imimiss na lang natin sila ng konti, no? Para medyo mag-moist. Medyo moist yung enclosure natin. So, andito yung tatlo natin, no? Meron tayong dwarf white, white out, at saka red koi. So, ito yung red koi natin. Yan. Ito yung white out. Tapos, guys, andito yung dwarf white na isopods. Ayan, may gumagalaw nung sa loob. So, ayun. So, ayun. Ililipat natin sila dito, no? So, teka. So, kasi medyo, paano ba? So, kuha tayo na, ano, ng tweezer. Kasi medyo mahirap mag, ano yun. Ito, guys. So, okay. So, hindi ko alam kung idadrop ko na lang ba sila. Siguro, ganun na lang. No? Drop natin dahan-dahan. Hirap na gano. Ang hirap mag-focus kasi. Naka-focus ako sa pag-transfer the same time nakatingin ako sa camera. So, multitasking siya, guys. Ayan. So, mayroon tayong multiple specimen, no? Oh, dito ka. Dito ba? Dyan. Meron pa ba? Hindi ko alam kung meron pa. Ayun, meron pa. So, may mga nasamang maliliit, no? Ayun, may mga babies pala. Ito yung sinasabi ni Boss John Airy, no? Solid, sir. Boss John. No? Tak natin itong isa. Tatayin yung mahulog. Ayan. Okay, so wala na. Clear na, no? Clear na tayo. So, yan. Ito. Meron pa ba ito? Oh, marami pa, yun, no, guys, may mga babies pa dun, no, sa loob yun. And bukod pa dun, hindi ko na alam kung ano pa yung mga nandiyan sa tissue, mga may mga organisms pa, no. So yun, hopefully maparami natin sila. Actually out of plan lang na magkaroon ng ano, isopods, no. Plano ko lang talaga magkaroon ng isopod para clean up crew lang para sa ating mga enclosures, no.
Pero tingnan natin, let's see kung anong pwedeng pwedeng mangyari. So wala na, no, clear na to. So chin-check ko muna maigi, guys, kung merong natira. Kasi may maliliit eh. Siguro wala na. No, wala na, wala na. Okay. So ganoon tayo sa isa. So medyo sprayan natin. Ano mga teka, saan na spray ko? So wait lang, guys, ha. Mawawala yung aking spray eh. So mamaya after, no. So yun, ito yung sa ating red koi. Ayan, guys. Mamaya spray natin yung enclosure nila, no. So tabi muna natin siya. Next naman natin, ito naman yung white out. I-indicate ano ko na lang, guys, no. Isasama ko na lang sa disk sa ito to, yung mga nila, tawag ito. Scientific names. So para maging familiar din tayo sa mga scientific names nila, hindi lang sa mga common names. So 'yun. Ah, wait lang, ha. Wait lang. Okay, post muna tayo at may bibili. A few moments later. Okay, so sorry naman, no. So naputo lang ating pagre-record dahil nasa tindahan tayo, guys. So sorry na rin sa background, no. May mukhang nagpa-party sa labas. So 'yun. Mabilisan lang tayo kasi baka mamaya may ano ulit, may bibili ulit, no. So ilabas na natin siya. Labas. Ayun, no, may mga babies, guys, sa loob. No? So hindi ko alam paano kukunin yun. So itataktak na lang natin dito. Tanggalin na natin itong enclosure. So wala namang naiwan. Okay. So yun. Parang hindi sila nadadaan sa taktak, no? Ayan, no? Paano sila bababa? So ayan, tanggalin muna natin ito. Actually, sabi mga first time ko, guys, magana ng ISO, mga ISO pods, no? So ayan, and hopefully tama itong ginagawa ko, tama itong ginagawa ko sa enclosure, no. Pero yun nga, plano ko if ever na ano, na what you call this, gumawa na enclosure din na ano, mas comfortable sila. So yan, may tinatawid na tayo mga maliliit, no. Uy, sama ka doon. Sama ka sa nanay mo. Ayun, so may sobrang maliliit, guys. Yun, so hindi ko alam kung kukunin ko pa sila or hayaan ko na lang. Ayun, ang daming maliliit, oh. So sumasama na lang sila sa tweezers. Hindi ko naman sila napipisa, okay, mag-alala, guys. Ayun, oh. Itatawid ko naman sila isa-isa. Yung isa-isa, yun, oh. So yun, okay, so yun na yun siguro. Okay, so yun na muna. Tinawid tayo isa, yun, napakaliit. So yun, guys, yun muna. Siguro kung may mga babies pa dyan, I don't know. Eh, ano na lang natin sila, no? Alagaan naman natin sila, guys. So medyo, ay, sorry, magsak pa. Alagaan naman natin sila, guys. Papaturo tayo sa mga experts, no, when it regards to, when it comes sa keeping ng ISO pods. So yun, yan ang ating white out. Okay. Good. So dalawa na. So 2 down, last one. Yan, sana wala pang bibili muna, no, commercial. So again, Sir John Airy, shout out sa iyo, boss. Solid yung mga pinadala mo, no. Solid yung mga SPs, no. As a first timer, first-timer keeper, try out muna natin. So meron ba dito? Meron ba naligaw? Wala. Right, clear. Malamang sa malamang nandito sila. Boom. So sorry, nakawala sa focus, no. Napapatingin ako sa ano, eh, kasi nagta-transfer ako. Ang hirap ng one hand, guys. So bear with me. Okay.
So most likely baka nandito sila. Ayun. So baka ito yung white out. Hindi ko alam. So ano ko pa no, pag-aaralan ko pang maigi guys. O ano yung mga white out, ano dito yung. Ayun. So dahan-dahan natin silang i-transfer. Right. Tak-tak-tak na natin sila no kasi makapit sila sa tissue actually. So wait lang guys no. I-transfer ko lang to. Clean up ko lang to. Isang mabilisan lang para matapos na tayo. Okay. So okay, yun. Sorry, sumabit pa. So yun nga, tapos tayo no. Transfer ko na guys, tapos medyo sinilip-silip ko lang maigi yung mga pictures no, kung tama yung labeling ko. So naglagay ako ng mga initials na lang, so white out, dwarf white at saka red koi sa ating mga enclosures no, para medyo hindi tayo ma-confuse. Ayun, so ito nga, meron tayo red koi sa natin. Yung tipong kagagawa ko lang, masisira agad no. So ayun. Tapos na-advisean tayo guys ni Boss John with regards sa feeding. So, yun, bibili tayo ng mga pagkain. No, so yan, medyo binasa natin yung kanilang enclosure, no. So yan. Ito yung red koi. Yan, guys. Yun. So yan ang ating mga red koi with the S. Kasi marami yan sila. So yung iba nasa ilalim na ng mga wood chips, no. Okay, so yan ang ating red koi. Okay, so next is yung dwarf white. Sorry, medyo na-confuse ako kanina dun sa dwarf white at saka wood white, ano no? White out, parang wipe out lang, no? So, eto medyo maliliit siya. Actually, maliliit siya compared dun sa white out. So, medyo titinitignan ko pang maigi yung mga patterns. So yan sila guys. Dwarf white. So yan. Okay. White, dwarf white. Oh, may naligaw na hindi ko alam kung ano yun. Parang earwig yata. So ayan. Paikot-ikot lang sila dyan. Okay, so yun. Yun ang ating dwarf white. Okay, so okay. Ito naman yung white out, no? So same lang din, same, pare-parehas sila ng setup, guys. So pare-parehas sila ng setup na merong wood chips or barks, no? Hirap magbukas ng one hand, guys. Bear with me. Ang hirap magbukas ng one hand. Yan. So ito naman yung white out. Yan guys, so kumpula na sila doon sa side. Ayan. So after nito magana na ako guys, no. Ayun, so sensya na sa background guys. Alright. Okay. So yun lang, okay. So tatry natin silang i-care, no. Alright. Tatry natin silang i-care guys, no, ating mga isopod. So again, yan ang 3 specimen natin, ang dwarf white, ang white out at saka red koi. So yun guys, maraming salamat. Hope you like the video sa ating pag-unpack, no? Sa ating mga clean up crews. Again, this is Fang Session Channel. Ingat guys. God bless sa lahat. If you're new to the channel, just feel free to subscribe, like na rin, and please comment down below, no? So shoutout, para may shoutout natin kayo sa next video. Maraming salamat guys. Road to 1,000 subscribers tayo. Maraming salamat sa inyong support, alright? Again, Fang Session signing out. Bye-bye.